papasok muna tayo mga kainis, ano, walang makakahadlang sa atin. I did my best, but my best that, wasn't good enough. Baka bukas nakasaklay na ako, no? Winter, spring, summer, or fall, tuloy ang buhay sa Canada. Magandang araw, magandang gabi kung nasaan man kayo ngayong araw na to. At syempre, araw-araw, lagi kong pinapalalangin sa buong may kapal na lahat tayo ay nasa mabuting kalagayan at saka bantayan tayo sa araw-araw na ating gawain, mga kainags, ano. At para doon sa mga bago pa lang sa aking channel, huwag niyo naman kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi updated sa mga videos na i-upload ko. Yung anak ko, mga kainags, ano, tumawag, sabi niya nakakuha na raw siya ng plate number, bagong plate number. Kasi nga, di ba, ninakaw yung plate number niya. Kaya na mga magnanakaw gagamitin niya sa mga crime. So yun, no, nung pumunta siya ng, ano, ng registry, naku, mahaba pala yung pila. No? Yung halos lahat ng mga nakapila doon ay mga ninakawan din na plate numbers. Wow! Parang isang araw lang yata, ang daming ninakaw, ano? So yun ang sabi niya sa akin. So medyo mahaba daw yung pila kasi yung mga nakapila doon, karamihan ay mga nawalan din ng plate numbers ang sasakyan. So yun ang mga, yun na nga. So saan na nga tayo? Kalimutan ko na. Ay, nasa intro tayo eh. Na-interrupt tayo, mga kainags, ano? Pero importante ngayon, mga kainags, ay ang, ha, yun na nga. Pero papasok ako ngayon, mga kainags, ano? Although, meron tayong diferensya sa ating paa, no? Medyo inaalalayan ko yung aking pagtayo. Kasi syempre, medyo masakit. Medyo masakit. Yun na, gusto ko lang din pumasok ngayon kasi gusto kong itry kung kaya ko, ano? Pero baka sabihin nyo, bakit pa ako papasok? Di ba? Eh, mayroon akong nararamdaman. Kasi gusto ko rin makausap yung aking mga supervisor at ang aking manager. Kasi gusto ko rin lang pumasok ngayon dahil habang kaya ko pa, habang nakakapaglakad pa ako, kasi gusto kong kausapin yung mga amo ko doon, mga boss ko, mga supervisor, kung ano bang mga gagawin just in case na hindi na ako papasok bukas, vacation leave, kasi gusto kong makausap sila in person, mga kainags, ano? In person. Susubukan ko rin magtrabaho ngayon. Pero hindi ko pipilitin pagka naramdaman ko hindi kaya. Tapos magpapaalam na ako sa kanila. Ay! Oh, napakaganda ng araw ngayong araw na to. Sumabit pang bag ko ah. Ay, nako po. Eto na si Inags, paika-ika sa paglalakad. Yun. Papasok muna tayo, mga kainags, ano. Walang makakahadlang sa atin. Winter, spring, summer, or fall, tuloy ang buhay sa Canada. Aray, aray, aray. Yan, kaya importante, mga kainags, yung pinapala natin yung mga snow, no? Sa ating mga dadaanan, especially ganyan, no? Katulad niya, meron tayong diferensya sa paa ngayon. Pagka ito, may snow, naku, madulas yan, mga kainags, na madudulas ang ating paa. Eh, pag nadulas tayo, sigurado, baka dalawang paa na yung magkaroon diferensya sa atin, ano? So, tanggalin ko muna to. Kasi malamig ng mga nakaraang araw, eh. Yan! Lagay natin doon, no? Yan, so isa yan sa mga purpose kung bakit natin pinapala yung ating mga pathway na dadaanan para hindi tayo syempre madulas. Eh, mas mahirap yan, mga kainags, ano, meron tayong diferensya sa paa, tapos yung dadaanan natin madulas, nako, magkakaroon ng pressure, ng tension ng ating paa, lalong mai-injury. Tara, pasok na nga tayo. No, sarado pa pala. Open sesame. Yun. Napaka-aim sa loob ng sasakyan. Kasi umaandar ang heater natin eh. Check up muna. Inako, pagka ganitong malamig eh, kailangan nating isaksak yung ating black heater, mga kainags, ano? Sasaksak natin doon, no? Kunin natin to dito. Yan! Yan! Ah. Yan. Yan, so may ilaw. So yung ito yung isa sa mga sagabal, no, pagka malamig ang panahon, pag nag-snow, naku, eh, time consuming pa rin kahit papaano, no. Ah, yan. Ayos, saksak na. Pero make sure yung wire natin eh, ayusin natin. Ah. Ah, ganun talaga eh, no? Ah! Lagyan natin dyan! Oh. Tapos
So syempre baka makalimutan natin mamaya, lagay natin dito sa driver seat niya para warning na mayroon nakasaksak doon, ano. Napapansin ko itong sakit na nararamdaman ko, yung bursitis na nararamdaman ko sa kanang pa ako. Normal na lang sa akin yan, mga ka-inex, no, kasi halos taon-taon bumabalik yan. Halos taon-taon talaga, kasi nung nakaraang taon February din yun, ano, kung hindi ako nagkakamali, February din yun or March, ganon, isang linggo, no. Pero nung time na yon, hindi talaga ako makalakad dahil sobrang namaga. At sobrang namaga, tapos hindi ko talaga maitapak yung paa ko. Kasi nga, kaya nga, ito na yung sapatos na binili ko, mga kainis, ano, yan, no. Kasi yung sapatos na to, although medyo mahal, pero parang hindi niya nababangga yung aking sakong, no, yung heel ko hindi niya nababangga. Kasi doon sa lumang sapatos ko dati, no, hindi pa yung ganito yung sapatos ko, ano, nababangga niya lagi yung heel ko, kaya namaga. Yun. So kasi tsaka isa pa, napapansin ko na rin pagka pinapahinga ko yung paa ko, mga kainag, ano, parang lalong sumasakit, lalong namamaga, lalong tumatagal gumaling. Pero napansin ko rin pagka nilalakad ko siya, nagkatrabaho ako rito, mga 30 minutes lang pag uminit, nawawala yung sakit, mga kainag. So siguro baka nagaano na yung dugo, yung tawag nito, dumadalo yun yung dugo sa aking maugat, umiinit, kaya nawawala yung sakit. Mamaya, pag nagtrabaho ako, yung trabaho ko pa naman, mabigat, diba? Lagi nakatayo, lakad ng lakad, buhat ng buhat. Mawawala yan, mga kainis. Subukan na yan, kasi nung mga nakarang taon din, naranasan ko na rin yan. Kaya itong sakit na naramdaman ko, parang ordinaryo na lang sa akin. Parang hindi na ako, wala lang, parang ordinaryo na lang. Pero mga ilang araw lang, gagaling na rin to. Pero pasok na mamaya, mga kainis, ano? So mamaya natin magkita pag uwi ko. Sana mamaya ay maayos pa ako, makasurvive sana tayo. So ito na nga, mga kainags, ano, 5:35 pa lang ng hapon, ano, at uuwi na ako. Bago pa lumala yung aking nararamdaman, ano, para akong merong kadenang hila-hila dun sa kanang pa ako, ano. Abihira, ano. So nagpaalam ako sa manager ko, mga kainags, ano, tsaka sa supervisor ko. Sabi ko, I did my best, but my best wasn't good enough. Kasi kung pinilit ko to, kung pipilitin ko to, baka lalong mamaga, tapos hindi na ako makalakad. Kasi ngayon nakakalakad pa ako, diba? Syempre kasi last year, mga kainags, ano, pinilit ko kasi last year, tiniis ko yung sakit. Kasi ano, meron kasi kaming incentive dito. Pag nagtatrabaho ka, meron kang incentive. Yung incentives kasi ang hinahabol ko. Real talk lang tayo, mga kainags, ano, incentives lang talaga yung kaya ako pumasok. Kaya kahit na medyo minaramdaman akong sakit dahil dun sa incentives. Pero kahit na hindi naman namin makuha yung incentives na yon, ay may sweldo kami. Katulad ngayon, nakausap ko yung, ano, yung aking manager at yung supervisor ko. Sabi ko, babakasyon muna ako ng isang linggo. Gagamitin ko muna yung call sick ko na isang linggo. Kahit na hindi ako pumapasok dito, may bayad ako sa 8 oras araw-araw. So 4 days lang naman kasi ako pumapasok dito, bali 32 hours a week. So yung 32 hours na yon, bayad yon sa isang linggo, mga kainags, ano. Tapos sabi ko, paano ba pag naubos yung call ko, pwede ko bang gamitin yung leave ko? Pwede daw, mga kainags. Pwede. I mean, pwede. Ang advantage kasi, mga kainags, kaya ako pumunta rin dito. Yun nga, nakita ng mga manager ko, yung kalagayan ko, nag-usap kami. Kasi dito pagka magko-call ka, araw-araw tatawag ka. Call sick, ganun. Pero sabi ko sa kanila, ang tanong ko pala sa kanila, paano yan? Araw-araw ba ako tatawag sa inyo? Sabi nila, hindi na, okay na, huwag ka na tumawag kasi nakita naman namin yung sitwasyon mo. Yan. Kung maliban na lang, kung hindi ka namin nakita yung sitwasyon mo talaga, tumawag ka, ganun. Araw-araw tatawag ka talaga, magko-call sick. Pero nakita naman namin yung kalagayan mo, okay naman, kahit na huwag ka na tumawag. So yun, sa isang linggo, bayad ako, mga kainags. Yun ang kagandahan kasi may mga kumpanya rito katulad nung pinagtrabahuhan ko sa ibang mga food chain, no work, no pay. Yun ang mahirap, di ba? So dito, ang mawawala lang naman sa akin dito, mga kainags, is yung incentive. Yung incentive, yung bonus sa isang araw. Yun lang naman. Inisip ko na lang, baka mas lalong lumala. Kasi pag lumala ito, naku, sigurado gagamit ako ng saklay. Tsaka mas matagal ang paghilom. Diba? Tsaka hindi ko talaga maitatapak yung pag lumala, hindi ko maitatapak yung pa ako na ganyan, mga kainags. Oh. Ngayon nakakatayo ako, nakakatapak ako, nakakalakad ako na maayos. Ay, hindi pala maayos, paika-ika. Pero ayoko na pumunta doon sa worst scenario, mga kainags. Yun lang. So, nag-real talk lang ako, no? Kaya pagka may mga naramdaman ako minsan, pag tinitingnan ko yung sarili ko kung kaya ko o hindi, pero minsan pag kaya ko,
sige, diretso na kasi ano eh. Yung incentives mawawala eh, no? Sayang. Yun, eh syempre hindi naman natin maiiwasan talaga minsan yung kasi pera din yung sayang. Pero ngayon, papahinga ako ng isang linggo. So, magko-concentrate ako sa pagbablog mga kainags ano. Papadala sa aking paggawa ng content. So, uwi na muna ako ng bahay kasi nandun si Sion. Para makapagpahinga na ako, may pahinga ko na rin tumpa ako, no? Hay, ganun talaga. Ganun talaga. So, na-experience ko tong bursitis to eh. Bursitis, yung sa hill to mga kainags. Hill. Yung sa sakong na ilang taon na, no? Halos taon-taon eh, binibisita ako nito. Masakit, hindi makalakad. Eh, buti nga ngayon eh, bago lumala eh, iuwi ko na ng bahay, pahinga ko na lang. So tara na, uwi na ako ng bahay. Pero tatanggalin ko muna to bago natin makalimutan ano. Yan. Kasi baka mamaya eh kwento tayo ng kwento eh. 'Di ba katulad ng binabanggit ko eh no. Bigla natin paandarin yung truck natin eh. Putol. Putol yung ating ano, yung black heater cord natin. Tsaka ito baka maputol. Pinaka worst scenario ay baka itong buong release ng nasaksakan ng kuryente masumama sa bahay natin no. Tuwa-tuwa si Sayo nung nakita niya ako dito eh. Sabi niya nandito ka na, dito ka na, eh. Yan, dito muna ako sa labas ano. Nilabas ko lang muna si Sayo para umihi, dumumi at yun, maglaro. Yan, tayo dito, pinapanood lang natin siya. Meron tayong ano, marami-raming oras natin ngayong isang linggo kaysa ayon ano. So yung ano ko, yung bursitis ko naman mga kainags ano. Okay pa naman ngayon. Ewan ko lang bukas kung okay pa. Pero maganda niyan ay nakakatayo pa rin ako mga kainags ano. Kasi nga hindi natin pinilit. Mahirap pag pinilit eh. Baka bukas nakasaklay na ako no. Yan, nakakatayo pa naman tayo ng maayos ngayon. Awa ng Panginoon. Pero syempre pag lumakad tayo medyo may diferensya. So hinihintay ko lang mapagod si Sion para ano, para bago natin ipasok. Dito muna tayo sa basement. Magre-relax, manunood ng palabas habang nako, kumakain tayo ng napakasarap na pepperoni pizza. Habang ang aking pa, ayan, nakababad sa warm water na may salt, Epsom salt. O diba? Relax na relax. Ayan, habang kumakain tayo ng nako po, Panginoon, napakasarap. Napakasarap na pizza. Sarap. Relax and enjoy. Yum. Yeah. Sarap. Large pizza, pepperoni. Nag-iingit pa, no? Baka bukas nakasaklay na ako no. Baka bukas nakasaklay na ako no. Salamat na lang at kinuha ng ating mahal na rin na yung ating saklay, mga kainags, ano? Sabi ko pa naman eh, hindi tayo gagamit na saklay. Baka bukas nakasaklay na ako, no? Kaya mahirap din talaga yung nagsasalita ng tapos. Dahil hindi natin alam yung mangyayari mamaya at bukas. At ito na nga, gamit ko na yung saklay, mga kainags, ano? Ang mahiwagang saklay ng pilay na si Inags. Hira, no? So yun mga kainags, ano? Kaya ako nagsasaklay ngayon kasi para ano, para hindi ko maitapak yung aking ayan, no? Kita nyo? Yung aking kanang paa. Para hindi ko siya maitapak. Kaya gumagamit ako ng saklay. Para syempre mas mabilis yung paghilom.
Kasi pag pinipilit kong itapak, syempre baka lumala. Hindi pala baka, no, lalong lalala 'yan. Kaya pwede naman tayong gumamit ng saklay. At least mas komportable pag may saklay tayo, mga kainis. Parang ano na nga eh. Sanay na nga akong gumamit ng saklay, no. Halos taon-taon ginagamit ko 'tong saklay na 'to eh. Kaya parang ngayon parang easy-easy na lang sa akin yung paggamit ng saklay. Dati nung unang gamit ko, hirap na hirap talaga ako, hindi ako makapagtimbang. Pero pagka madalas mo parang gamitin yung saklay, ano? Parang minsan eh, panis na lang sa'yo. Nasasanay na yung katawan mo, nasasanay ka na rin. Pati yung balancing, parang sanay na rin, ano? Yeah, so mabuti na lang eh, meron tayong saklay, mga kainags, ano? Nakakalakad tayo ngayon ng maayos. Kahit na hindi ayos yung paa natin, kanang paa. Sayon. How are you? Ha? Nakasaklay ako ngayon. Tataka ka, no? Wala eh. Kailangan natin saklayan yung ating paa. Ano, hindi muna kita may gagala ngayon. Ano, hindi tayo makakapasyal, ano? Siguro mahigit isang linggo. Papalabasin na lang kita dyan sa, ano, sa backyard. Ha? Ha? Ano? Naninibago ka sa akin, ano? Ganun talaga, baby boy. Ano, dyan ka lang muna, ano, ha? Tapos meron nga pala ako nabasa sa comment, mga kainags, ano, mula kay John Cross. Yan, shoutout kay John Cross. So meron siya mga reminder sa akin, mga kainags, ano, bago nangyari to, may comment siya na tungkol sa, yun na, sa mga gout ko na na-experience before, ano. Sabi niya rito eh, your bunion will come back if you will not stop your coffee. Don't rely on your medication. Yan. So maraming salamat sa mga reminders ni ano, no, ni John Cross, kasi hindi lang 'to yung isang ano niya remind niya sa akin. May, alam ko may mga nag-remind din siya tungkol sa bunion. Yung bunion, mga kainags, you know, related sa gout 'yun, ano. So actually itong ano, yung coffee, kasi naitanong ko rin niya, maganda yung tanong ni John, no. So kasi dati nung nagpupunta ako ng doktor para magpa-examine ng aking mga gout, ng aking paa. So isa sa mga tinatanong ko yung bawal. Kung ano ba yung mga bawal? Syempre bawal yung mga alcohol, especially beer. Tapos bawal din yung mga red meat. Yun. Pero tinanong ko sa kanya, mga kainags, ano, kung bawal ba ang coffee. Yan, kasi mahilig nga tayo mag-coffee. You know? So ang sagot niya naman, nung doktor ko, sabi niya, actually nakadalawang doktor ako eh. Ang sabi nilang dalawa, coffee is good. Hindi naman bawal. Hindi naman nila sinabi na maganda para sa bunion or gout yung coffee. Ang sagot lang nila, coffee is good. Yun, dalawa sila nagsabi. So pero may mga nabasa rin ako sa Google na parang yung coffee nga ay pag sobra, bawal. At may yung iba naman nagsasabi din na yun nga, bawal din ang coffee. Basta sobra, bawal. So yun talaga isa sa mga tinanong ko sa doktor ko, no, kung bawal yung kape. At nagpasalamat naman ako nung sinabi nila, hindi naman bawal ang coffee as long as sapat lang yung tama, wag lang sobra. So yun, kaya ganun. Tapos yung ano nga, yung isa rin sa mga nasabi ni John, don't rely on your medication. So hindi po ako nagme-maintenance, ano? Hindi ako nagme-maintenance sa gout or sa uric acid ko. Wala pa akong maintenance. Umiinom lang ako ng gamot kapag umatake. Yun lang. Pagkatapos pag magaling na, in-stop ko na yung pag-inom. Pero may mga gamot ako rito na sa lagayan ng gamot just in case na umatake, meron ako makukuha. Hindi ako pupunta sa mga doctors. Meron akong gamot. So hindi ako maintenance ng gamot sa gout. So yun, maraming salamat dyan sa mga reminders mo. At isa pa, mga kainags, ano, kung naalala nyo, nagpa-medical ako yung physical exam ng aking dugo. Lahat, di ba? Pumunta ako sa Dynalife sa Northgate. So ang result, yung update, mga kainags, ay hanggang ngayon hindi pa tumatawag sa akin yung doktor ko or yung clinic na nagbigay ng referral sa akin para pumunta ng Dynalife sa Northgate. So ibig daw sabihin, kapag ka hindi na tumawag yung doktor sa'yo or nag-text yung doktor sa'yo, ang ibig sabihin daw ay everything is good. Good. Ganyan. Good. Yan. Everything is good daw. So kasi previously, every year, tuwing pumunta ako ng Dynalife, laging tumatawag yung doktor ko, pinapapunta ako doon sa clinic para i-explain niya yung result ng aking physical examination. So laging pinapatawag. So ngayong taon, 2023, hindi ako pinatawag, mga kainags. So siguro 2 weeks na mula nung nagpa-physical examination ako, hindi ako pinatawag. So ibig sabihin, good. Pero to kaya nga minsan nagtataka ako, minsan, mga kainags, so, hindi ko alam kung gout ba talaga to
or talagang, kasi yung bursitis, inanong ko rin sa YouTube yan eh. Bursitis yan, parang laman sa heels natin, o sa heels, sa paa. Na kapag nauumpog, na bubunggo, umaano siya, doon siya nagkakaroon ng reaction. Or na-over, yun nga, sa walking, kakatayo, ganun yung parang yun ang cause, ano. Kaya parang, hindi ko nga maisip na gout eh, ganun eh, gout. Pero sabi ng mga doktor, gout daw yun, gout pa rin. It's parang related sa gout. Nung nagkakaroon ako ng ganito, nung hindi pa ako nagbablog, malungkot, malungkot ang buhay ko. Parang bored ako, no? Kahit na meron tayong mga pinapanood, nabobored talaga ako. Pero ngayon, kahit na nakaganito ako, kasi naumpis na nangyari na to last year, kahit na nakaupo lang ako na ganito, nagbablog ako, nalilibang ako, naaaliw ako, at nag-i-enjoy ako. Kasi nga nagbablog na ako, meron akong iniisip ng mga content, meron akong kinagawang vlog, parang kasama ko na rin kayo. Dito, yan, dito, parang nandito lang kayo, feeling ko nandito nga lang kayo, nasa harapan ko lang kayo, nasa likod ko lang kayo, nasa gilid ko lang kayo. Yun ang nararamdaman ko ngayon, yun ang feelings ko ngayon, ano? Parang meron na bang, meron lang connection. Ewan ko lang kung nagigets niyo ako mga kainis, ano? Parang yung pagsasalita ko ngayon, yung aura ng aking mukha, para bang nandito kayo sa tabi ko lang, nasa harapan ko lang kayo, kausap ko lang kayo, na nakikwento lang ako, ganun. Ganun yung nararamdaman ko ngayon, yung feelings, di ba? Connection, yon sa mga viewers, sa mga subscribers natin. Kaya parang feeling ko, eh, may kausap ako dito sa tabi ko. Nakikita ko kayo. Yan. Kaya yun ang feelings ko. Kaya hindi ako nabuboard, naaliw ako. Parang natcha-challenge ako lalo gumawa ng content. Ano bang isipin ko? Gumagana yung aking utak sa pag-iisip ng mga content. Although, sa ngayon, syempre, hindi pa ako makakagawa talaga ng content na lalabas ng bahay. Kasi nga, syempre, di ba yung aking heel, aking kanang paa, papakita ko sa inyo. Bless me and bless us. Excuse me po. It is, yan. Hindi ko na hubarin tuluyan para ipakita ko lang sa inyo. So, yan yan. Ito yun, oh. Medyo na magana ng konti. Ano? Pero konti lang yung magana niya kumpara last year, ano? Ayan, o. Oh. Ayan, o. Oh. Oh, diba? Namamagana ng konti. Ano? So, dito yung mga kayo nagsimasakit, oh. Dito. Dito. Yan, dito yan. Part na yan. Diyan yung masakit. Diba? Yan, medyo namamagana nga siya, oh. So, yan. Ewan ko lang kung nakikita niyo yung diferensya, no? O, diba itong kanan, eh, medyo... medyo namamagat, namumula ng konti. Yan na. Ito. Kaya ganoon. Kaya ang kailangan na talaga dito ay pahinga. Relax. Hanggang sa gumaling. At sa mga susunod nating vlog, eh, hindi muna tayo makakagala-gala, no? Dito lang muna tayo, kwentuhan. Kishare lang ako ng mga experience ko siguro dati, nung bata pa ako. Makapagkwentuhan, may share ko rin sa inyo yung mga pinagdaanan ko dati nung ako'y teenager pa. Yung ang susunod kong gagawin, iba-vlog mga kainis. Kaya maraming salamat sa inyong suporta. Thank you very much. Sa mga nood ng videos, nag-like at nag-subscribe, thank you very much po. Tsaka syempre sa mga gusto mong subscribe, pwede pa't maraming salamat. Hanggang sa muli mga kainis.